What's up guys? Welcome back to my channel. Meron kasi akong nararamdaman na sa aking cambio. Yung cambiado ko is medyo sumasablay na, dumudulas. Kaya nabuksan ko na siya dati. So yung kanyang clutch housing. Saan ito? Yung clutch housing niya is paluwag na. So, kailangan na siyang palitan pati yung rubber damper niya. So, itatanong ko rin sa shop kung merong mabibilhan ng rubber damper ng Panty MX-155 kasi pwede sa kanya. Sukat yung rubber damper niya sa clutch housing niya. Napupunta ko siya para tanungin at kung mura, bibili natin. Kasi 2 years na rin itong 2 years na rin siyang hindi napapalitan, so kailangan natin i-maintenance yung ating motor kasama natin sa mga malayo ang biyahe. So ngayon, kapag nakabili ako ng pyesa, ako na mismo gagawa nun. Ako mismo mag-repair. Ako mismo bubaklas at tanggalin yung langis. And lahat ng ako lahat gagawa nun. Although hindi ako kumpleto sa gamit, pero nagawa ko nga siya nung time na chinek ko siya. So yun nga, nalaman ko na yung clutch housing niya is sobrang luwag na, kailangan yung rimachi kailangan palitan na. So bibili tayo nung first time pero may kasamang rimachi. Kaya guys, hindi ko na binigyan yung pagpunta natin sa shop pero nakabili tayo. So ito lang. Ayun lang. Panty MX na clutch dumping or dumpers. Kasi marami ako nakikita ito sa YouTube. Much na much daw sila ng clutch dumping ito. So, yan. Gagawin na natin yung motor natin. Papakwasin na natin. Aalisin muna natin yung langis para makano tayo makagawa tayo. Yan na guys, tatanggay natin yung langis. So naluwagan ko na yung tornilyo. Ipinggan mo natin kasi magamitin pa natin lang sa to. Ayun, maluwag na lahat. Maluwag na natin. Tingnan naman natin yung kickstart. So, nasa ilalim kasi kaya tukutan. Ayun, naiksi rin. Tingnan natin guys yung Tandaan lang. Kasi baka mamaya may magalaw pa, hindi nyo matandaan. So, ayan o. Tanggal na natin yung pinaka-front face niya. Cover ng langis. Tsaka nung sa patch lining niya. Ang tawag dito yung tawag dito? Parang gasket. Gasket seal niya o oil seal niya. Ayan. Buo naman siya eh. So ingatan lang natin yan. Huwag natin yung bara-bara magbaklas. Oo yan, hindi natin kailangan bumili ng bago. Ito yung critical level guys, na 1, baklasa, ito. So parang sa mga katulad natin na baguhan. Tapos, kaya na guys, nabaklas na natin yung pinaka mga spring niya. Hindi, ito na. Niluwagan ko na rin yung pinaka-tumilo niya. Para matanggal yung pinaka-ano niya. Hindi ko lang, medyo doon pamilya sa mga arte. Alam ko lang, clutch housing niya. So, meron din siyang lock. So, yung sa lock niya, para sa tumilyo. Ito.
yung turba-turba. Yung pinakano ito, yung main issue kung bakit siya pinakano. Bakit kailangan siya ng river? Meron pa palang ano, yung parang washer niya, kalimutan ko, medyo pan ito. Ayan o. Kunin nyo lang yung ano niya, yung group niya. Ayan o. Meron kasi itong ano yun o, ngipin-ngipin. So yun, isa din siya na tumutulong para mag-lock dun sa clutch housing niya. Tapos sa kanya nakugutin ng dahan-dahan. Ayan. So, eto kasi kailangan, hindi siya alug. Ayan o, pansinin nyo. Oh. Oh. Ha? Dugo. Okay. Maalog siya. Dugo pala eh. Ala, dugo. Oh. Maalog. Kaya kailangan siyang palitan. Ayun. Ito. Oh. So, gagawin natin dito. Yan natin to, yung rematching niya. Bali, 2-4. Yung 6 na yan, no? Yan, yung 6 na yan, yan. Puputpurin natin yan ng grinder. Saka natin, tutusuki ng tornilyo. Anong pako para lumusot yung rematching niya. So, gamitan natin siya ng grinder para yung mga ulo-ulo. So, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Para yung mga ulo-ulo niya. Ito yung sa PMX na 1.5 contact. Kasi pala kita ko yung pinaka-lock niya. Ganda guys, tatanggalin natin yung dati rematch niya, yung parang pin. So, ito yung dati nakalagay sa niya, sa lock niya. May grade. So, hindi nahirapan ako kasi kailangan pag-render yung duro kasi nandalak yung pangbuta. So, ito naman yung kapit natin na rematch eh, kasama doon sa binili nating rubber tamper niya. Ano sa mga kasama yung tamper? So, ganito yan. Dito, papasok natin siya. Dito. Depende kasi sa ano eh. Depende sa style eh. Pagkapag ganito kasi ang pasok, dito mo tinira yan. Ayan. Andito yung ulo. Ayan o. Ito yung pinakadulo. Pag ganyan ang style mo, may possible na ito mabasag. Ito. Eh, naingatan natin na hindi siya mababasag. Kaya ang gagawin natin ngayon, babaliktarin natin siya para dito tayo paparo sa kabila. Ayan. Ang gagawin natin ito, yung ulo nitong rematche, ito natin palulusutin. Ganyan. Para pagpapalo tayo dito. Sa? Dito natin papaluin siya. At least, makakalapat pa siya. Hindi tatamaan tong pinaka gilid nung ano, nung housing. Ayan o. Kasi pag tinamaan niya, napakamahal nito. Nabot siguro ito ng mga 3 milyon. What? Charot. So yun guys ha. Pagka magbabalaki mag-rematch eh, yun. Wag ano, depende na lang kung kaya nyo naman siguro. Pero sa akin, sabi nga nung pan, hindi advisable na dito pumalo kasi may possible na mapingas itong gilid. Kaya dapat nandito. Dito tayo papalo sa loob.
So, pakita ko sa inyo yung ano. Pakita ko sa inyo yung ano, kahit ikakabit ko na siya. Magsasample tayo ng isa. So, pasok muna natin itong ano, parang gear. Yung gear niya. Ayan. Pasok natin gear. Ayan. Ayan, pinasok pa natin. Ayan. Tapos yung rubber tamper niya. Rubber kita kayo. Ayan guys, isang example oh. Ayan na. Kung nasan yung ano nito, dapat parehas lang din. Kung nakatutok sa kabila, sa kanan lahat. Hindi pa pwedeng salungat. Pasok pa natin iba. Madiba tayo. Tilo. Apat. Lima. So, aling nga guys. Ayan, sumamang mo pagawa natin ng isingin lang talaga dito namin. Ayan na guys. Okay, dati. Pasin nyo, bilog lang siya. Ayan o. Bilog lang yung dati niya. Ayan o. Wala siyang yung pang parang may ano, may groove ano. Ano. So, ang gamit natin yun nga yung sa ano, TMX na rubber na rubber tamper pang TMX 155. Kaya nga 'di ba? Bigla na sold out ang TMX 155 kasi sobrang lakas. Habang tumatakbo nang matagal, lalong gumaganda ang performance niya. So, babalikan natin yung ano niya. Yung plate. Ito yung plate niya, guys. Nasa muna natin. Shout out sa 1,000 view. Thank you. Ayun. Hanapin lang natin yung ano niya, yung tamang butas niya. Ayun. So, gawin natin. Ayun o. Ayun yung ulo. Ayun yung pinakalo. Yung kanya. Yung ulo niya nandito. Ayun o. So, hindi tayo pupukok dito. Dito tayo magpupukok. Para patano. Make sure lang na yung pagpupukok natin eh nakalapat sa matigas na bagay. Kasi baka mamaya pumupukok tayo mapinatid dito. So, napatano sa bagay. So, yun guys ha. Hindi ko na pinakita kanina yung ano pero legit ako na ganun na ito. Ako nag-remarchin ito. So, nagpatulong lang ako rito sa buhay ko. Yung kwan. Ayun o. Talagang madugo yung ano, madugo yung pagkakano niya. Pansin niyo to, oh. So dito ko bumira sa loob. Andito yung ulo niya sa labas. So grinder ko lang siya ng konti, makikita niyo yan. Oh. Para lang mawala yung kanya. So yun na, kakabit na natin, babalik na natin. Tapos mamaya, i-testingin natin. Ito sa kabit niya. Thank you.
So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Franchise-nya. So, yun na. Yung franchise naman, ito na yun ano natin. Wait na natin dati. Ganda para hindi maano yung pinaka-gasket niya. Ayan. Ayan lang kadali. Tapos yung tornilyo kanina na ano natin yung pinakamahaba dito. Dito ba? Okay. Dito pala. Sorry. The rest. Pare-pares naman ang face ng mga yan. Ayan. Ako muna natin dito. Tip nga pala doon sa mga magbabalik ng tornilyo. Kailangan eh sipit dito sa kabila, sipit naman dito sa hindi yung sunod-sunod para pantay ang lapat niya. Wala, sabihin na ito ba? Lumay na kayo. Pag-umit na lang yung T-range ito, yung T-range natin. Ako talaga na ginagawin na pang rematic. Malipit tayo ito dulo. Yan. Pabalikan natin yung langis na ating tinanggal dun sa makina. Gamit tayo ng special na equipment. Eh, wala nabibili sa Pilipinas ito eh. So, itong imbudo na to eh, galing pa ng Russia. So, ngayon lang, bubuksan lang natin ito. Ay, di ba pala? Ayun lang. Apa ni kau?
So yun guys, testing na natin, start natin yung motor. Talagang okay. Nakakabili yata. Yun nga no, ayaw gumana ng mga motor natin. So far so good. Hi guys. So mamaya mag-break in tayo. So sana na-enjoy niyo tong video na to. At dun sa mga gustong magpagawa, bago kayo magpagawa sa akin, hindi ako totally mekaniko. So meron lang akong alam. In-apply ko lang sa motor ko. Please like and share, subscribe para updated ko sa mga videos na ginagawa namin. Salamat. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best.